Nang mula kay John Punsalan of ABS-CBN, what is Malacanang's reaction to Senator Ping Lacson's comment that the Mega Corruption Task Force seems to have started on the wrong foot because President Duterte supposedly made exceptions for some officials, namely DPWH Secretary Mark Villar and Health Secretary Duque? Ay, wala naman po sigurong ganun, no? Ang katotohanan, ang presidente po isang abogado, isang piskal at specialization pa niya, yung naging special prosecutor siya ng Tanod Bayan, no? Na ang kasong mga linitis niya bilang piskal ay yung paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naghahanap lang po ng ebidensya ang Pangulo. Kahit sino naman po, kahit gano'ng kalapit sa kanya, kahit gano'ng ang pagpuli niya sa nakaraan, kung meron naman pong ebidensya na katawilian, ay parurusahan ng ating presidente. Nakita po natin yan dito sa karanasan ni General Morales ng PhilHealth, bagamat buo ang tiwala ni Presidente General Morales, nang nagkaroon naman po ng ebidensya ang Task Force sa PhilHealth at ibang sangay ng gobyerno, hindi naman po naging hadlang ang presidente para imbestigahan at bitisin si General Morales. Opo. Second question mula pa rin kay John Punsalan. Senator Richard Gordon said yesterday that PhilHealth should pay its remaining $561 million debt within 3 days. Will the government be able to do this? Have authorities talked to Red Cross about what would happen if the deadline is not met? Well, patuloy naman po ang pag-uusap sa panig ng PhilHealth at ng Red Cross. Nagbayad nga po, gaya ng pinangako ng PhilHealth at ng Office of the Executive Secretary ng kalahati doon sa sinisingil ng Red Cross. No? At kampante naman po tayo na since it was no less than the President that said that the Philippine government will pay, ano pa ba ho ang hihingin pa ng PRC? No? Yan po ay sovereign guarantee from the mouth of the President himself. So inaasahan po natin na patuloy po ang magiging partnership ng gobyerno at ng Philippine Red Cross, bagamat gumawa na po nga ng mga hakbang ang gobyerno para hindi maantala ang pag-uwi ng ating mga OFWs. Kasama na po dito yung sinabi ko na ang Project ARC is willing po na mag-test ng PCR test sa ating mga OFWs in the 11 laboratories at itong isang pribadong testing center sa airport, ang Philippine Airport Diagnostic Lab ay nagsabi na rin na handa po sila na magbigay ng PCR test dun sa mga bumabalik na ating mga OFWs. Thank you, Secretary. Okay, Joyce Balancho, please. Thank you, Yusek. Good afternoon. Yes, Secretary Roque. Just a clarification, because you regarded Marichu Mauro as the former ambassador to Brazil. Now, just to clarify, sir, sinibak po ba ni Pangulong Duterte ang ambassador na ito since she is a presidential appointee? Well, gaya ng sinabi ko po, inaprubahan na po ang pag-iimbestiga labang kay yung ating dating ambasador sa Brazil, no? Na-recall na po kasi siya, kaya po ang sabi ko baka former ambassador na siya, no, si Mauro. Pero yan po ang balita at pinaubayan na po namin sa DFA ang imbestigasyon dahil ang pwede namang ipataw ng parusa ay hindi lang administrative, pwede rin mag-recommend ng criminal charges kung kinakailangan ang DFA. What was the President's reaction, Secretary Roque, when he learned about this case? Was he mad? Was he sad? Ano po yung naging reaction niya? And to the mind of the President, ano yung dapat na kinakaharap na bigat na kaso kapag isang Pinoy ang nasasaktan? Well, siguro po, ulitin ko na lang ang sinabi ni Secretary Locsin, no, na talagang sa mula't mula, malinaw po na ang administrasyon ni Presidente Duterte ay ginagawang lahat para bigyan ng proteksyon ang lahat ng manggagawang Pilipino sa abroad. Siyempre po, kasama na yan yung kasambahay ni Ambassador Mauro. Okay, so wala naman pong na-relay sa inyo si Pangulong Duterte na ano yung naramdaman niya upon learning this incident? Well, yung mabilisan pong pag-authorize na DFA na imbestigahan si Ambassador Mauro, indicative na kinakailangan bigyan ng katarungan yung naging biktima ng karahasan na kasambahay na kababayan natin.
Opo, si Senator Francis Pangilinan on a different topic po, Secretary Roque, wants a probe on the national security implications of entry of more than 4 million Chinese nationals here in the country since 2017. And he raises fears that there might be some sort of, and I'm going to quote him, orchestrated soft invasion of China dahil nga po dito sa influx of Chinese nationals. What do we say about this, Secretary? Well, ang presidente naman po ay rinirespeto ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation and by way of oversight sa kahit anong programa ng gobyerno. So that's welcome po. Yes, again, bago tayo magpatuloy, siguro tatanungin ko naman po ang ating isa pang panauhin, si Engineer Allen Varquez. Engineer, ano naman ho ang kahandaan ng mga hotel, resort, and restaurant owner dito sa Bohol para tumanggap ng bisita from all over the country po? Hi, thank you, Sir Secretary, for the visit. We are actually a group of resorts, and we actually pushed for this tourism reopening in Bohol. But prior to that, we have prepared guidelines and protocols, which we have submitted to our provincial government. And knowing that we are the ones who prepared this, so while we were preparing, nag-prepare na rin kami actual sa aming mga establishments, which we also practiced, we actually exercised it during the last FITEX last September. It turned out a success, and With that basis, we found ourselves to be prepared na talaga with the reopening. And then, as of this time, we are actually with coordination with our provincial government to come up with the IRR for the new normal, which we will be passing by November 15. So. There. Okay, maraming salamat, Engineer Vasquez. Balik tayo kay Ray Chu. Maraming salamat po. Our next question would come from Dave Alvarado of Bohol Tribune. Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Secretary. I just want to know, parents in Bohol are struggling with teaching their children using the modules. I just want to know what are the steps being taken by the DepEd or perhaps the national government in doing and helping rather the plight of the parents who are struggling to balance their time between work and the time that they spend with their children teaching them. Hindi ko po nakuha yung tanong. Ano po yung tanong? What are the steps being taken by the national government or the DepEd in order to alleviate the plight of this parents who are struggling to teach or to balance the teaching of their children using the modules, sir? Okay. Well, alam niyo naman po ang pangunahing pamamaraan ng ating edukasyon ngayon mula dahil po sa pandemya ay modular learning, no? Kaya naintindihan po namin na talagang mas malaki ngayon ang papel na ginagampan ng mga pamilya at kamag-anak dito sa modular learning ng ating mga kabataan. Pero bukod po sa modular learning, meron din po tayong online, at kung wala naman pong online, ginagamit din po natin ang TV at ang mga radyo. Pero ang tanong is, what we can do to assist? Well, meron din po tayo mga guro na naka-standby kung kinakailangan ng extra tulong ng mga magulang pagdating dito sa modular learning. So makipag-ugnayan lang po tayo sa mga teachers dahil nandiyan pa rin po ating mga teachers para po kung kinakailangan ng tulong ng mga magulang o ng mga kamag-anak doon sa modular learning, meron naman pong maitutulong na maibibigay itong mga teachers. Okay? Thank you very much. Yusek Rocky?
Secretary, question from Trish Tarada of CNN Philippines. What does the palace think of DOJ's decision to start its corruption probe on Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Land Registration Authority, and DPWH? Did they relay bakit po dito magsisimula? Well, fully supported po natin yan. Siguro naman po ang rason ay obvious. Traditionally po, talagang malawakan at systemic ang korupsyon sa mga ahensyang ito. At nagagalak naman po kami na pinili ni Secretary Maynard Guevara itong mga pinaka-notorious sa korupsyon para simulan ng investigasyon ng Expanded Task Force on Corruption. Opo. Second question kay Trish Tarada ng CNN Philippines. Can FISGOC be investigated or will it be part of offices that will be investigated? No, can the? Ano yung office? Can FISGOC daw po be investigated or will it be part of offices that will be investigated? Opo. Well, oo. Okay, yung opisina po kung tungkol to sa Southeast Asian Games, nagpahayag na po ng ang ombudsman na bumuo na sila ng team para imbisigahan po yung ahensyang yan. No? So, bagamat hindi po nabanggit yan ni Secretary Guevara, ang ombudsman po nagsabi na meron na po silang binuong panel para mag-imbisiga dyan.